AZNT holders and members, magandang araw sa ating lahat at shout out sa ating mga kasama dyan, mga uplines at shout out kay Chairman, magandang araw. Pag-usapan natin tungkol sa cryptocurrency sa ating AZNT para maintindihan natin kung bakit ang AZNT ay hindi pa naililista sa coin market cap. In a cryptocurrency industry ay may tinatawag na rug pull. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikita at nalalaman natin na nailista sa coin market cap na mga crypto coins at crypto tokens ay mga legal o mga lehitimo na pwede nating bilhin at ihold na akala natin ay aangat o tataas ang isang presyo. May mga tinatawag na salitang rug pull. Halimbawa, ang isang developer ng crypto ay umaabandona sa isang proyekto. Ito ay sarili niyang gawa, sarili niyang project. Tumatakas kasama ang mga pondo ng mga namumuhunan o kilala bilang scam. Ibig sabihin, kung nag-invest ka sa isang crypto coin na pumasok na sa coin market cap at nabili mo na ito at na-hold, tapos akala natin ay magiging maganda yung sistema at yung mangyayari, bigla na lang itong bababa at babagsak ang presyo. Kaya maraming investor sa coin market cap ang mga nalulugi at mga nawawalan na ng pag-asa na aangat pa ang mga token o crypto na binili nila. Kaya ang mga nag-aantay na makapasok ang AZNT sa coin market cap, so antayin natin yung tama at saktong panahon, kasi pinag-aaralan yan at iniisip muna na kapag ito ay pumasok na sa coin market cap, papaano ba hindi babagsak ang presyo ng AZNT. Dahil minsan, pagkatapos na makapasok ang isang coin or token sa coin market cap, o sabihin nating ito ay isang scam coin, ipaparis ito o ipepair sa isang sikat na cryptocurrency katulad halimbawa ng Ethereum. So sa pamamagitan ng Ethereum ay pwede kang makabili ng isang coin para maipair ito at pwede mo nang maihold. Doon nagkakaroon ng pag-asa ang mga tao na akala nila ay nakabili na sila at maayos na ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Nagkakaroon kasi madalas ng tinatawag na hype. Ang hype ay biglang pumasok ang isang crypto coin sa coin market cap at nabili mo ito ng mas mababa. Bigla siyang umangat, biglang tumaas ang presyo katulad nito. Okay? So umangat ang presyo hanggang sa dumami yung mga investor na mga bumili sa ganong presyo na rin, kasi ang akala nila tataas pa o aangat pa ang ganong presyo ng mas mataas pa doon sa kanilang binili. Madalas nangyayari ito sa tinatawag na ICO or Initial Coin Offering. So pagkatapos ng isang paunang coin sa ICO, nag-aalok ang mga scam coins na pwedeng lumikha pa ng mas mataguyod at pansamantalang hype. So doon nagkakaroon na sinasabi ng mga tao ay umaangat, bili pa tayo. So yung first batch kasi, yun yung malakas. So yung second batch, hanggang sa yung mga developer ay mag-offer uli. So pagkatapos ng mga panahon na yung hype na time, ay bigla itong bababa. So doon bumibili yung mga tao kasi mababa ang presyo. Tapos later, akala natin aangat uli, pero bigla uli siyang bumababa ng bumababa, hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng value. Halimbawa, ang isang rug pull coin, yan, sample lang naman natin, maaaring lumipat mula sa zero. Halimbawa, nabili mo siya ng 5 piso hanggang umabot siya ng times ng presyo ng hanggang 50 beses sa loob lang ng 24 oras. So ikaw naman, nakikita mo, ma-hype ka, sasabihin mo, naku, mapapag-iwanan na ako, kailangan kong makabili. So nabili mo siya nang medyo umangat na yung presyo kasi iniisip mo
ay pwede pa itong mas umangat. So hindi mo alam, yun pala ay isang tricks ng developer. At yun ay kanilang sinasadya upang ma-hype ang mga tao. May tinatawag na FOMO o fear of missing out. Ibig sabihin, takot tayo na hindi makabili kasi baka mapag-iwanan tayo. Baka sakali na kung bibili tayo sa susunod pang araw o sa susunod pang panahon, mataas na yung presyo. So sayang yung pagkakataon. Yun ang maraming iniisip ng mga karamihan na kapag ang isang coin o crypto token ay nailista na sa coin market cap. So sayang yung panahon. Pero hindi natin alam ay papunta pala iyon sa rug pull. Sa pagbili ng mga token at crypto, any cryptocurrency, so maging maingat tayo. Yung mga holders dito, alam ko merong mga holders ng mga ibang cryptocurrency sa CoinMarketCap at sa mga ibang DEX o sa mga ibang exchange. So mag-ingat sa rug pull dahil pwedeng mawala ang inyong mga investment. Patungkol naman sa ating AZNT, so may dahilan kung bakit hindi pa ito naililista sa CoinMarketCap. Pwede itong malista, sure yun, na makikita natin sa CoinMarketCap ang AZNT. Pero pwede din ito kasing pag-isipan na isang rug pull kung hindi maingat ang mga developer pag nailista na ito sa CoinMarketCap. So kaya nga, hindi pa naililista o ayaw pa ilagay ang AZNT coin sa CoinMarketCap. So kaya, huwag mainip na bakit ba hindi pa naililista ang AZNT, ang tagal-tagal naman. So may time para doon kasi iniingatan natin na hindi tayo matulad at hindi matulad yung AZNT sa ibang crypto token na nailista na sa CoinMarketCap na naging rug pull. Isang dahilan kung bakit nagiging rug pull ang isang cryptocurrency o nagiging scam kasi wala silang ecosystem. So sa susunod na video natin, pag-usapan natin ang ecosystem ng AZNT para hindi tayo maging rug pull katulad ng napakaraming token na nandun sa CoinMarketCap. So ibig sabihin, merong sistema, merong ecosystem na kapag ang isang holders ay magsisell siya ng kanyang crypto kasi umangat na yung presyo ng AZNT halimbawa man, ay hindi masasayang at hindi babagsak yung presyo. So dapat na-maintain, at the same time umaangat yung presyo kasi marami nang gumagamit. So kailangan mayroong ecosystem. So next video, pag-usapan natin yan.